Lihim na mayaman. Kabanata 739. Paano matatalo ang isang mapagmataas na anak ng langit tulad ng ninth young master ng isang walang pangalan na matandang lalaki? Bulong ni Little Thor sa sarili. Nataranta siya at the same time nagulat. Tinitigan niya si Alexander Yang, na parabang may gustong malaman mula kay Alexander Yang. Habang tumitingin siya, mas lalo siyang naguguluhan. Pakiramdam niya ay hindi maarok si Alexander Yang. Kung gayon ay maghintay at tingnan lamang. Ang Little Thor, Ninth Young Master ay tiyak na magdurusa ngayon. Kailangan mong tandaan ito ng mabuti at makita ng malinaw ang labanan na ito. Nag-lecture si Elder Qin, ito ay isang aral na binayaran ng Ninth Young Master ng mabigat na halaga. Ang ganitong mahalagang karanasan ay hindi isang bagay na mararanasan sa ilang salita lamang. Intindihin mong mabuti. Nang marinig ang mabibigat na salita ni Elder Qin, mas nabigla si Little Thor. Nag-aalangan ang ekspresyon niya. Ang ikasyam na Young Master, Yang Qingai, ay isa sa nangungunang limang batang eksperto sa pamilya Yang. Siya ay medyo sikat sa underworld at nakapasok sa earth role. Mula sa isang tiyak na pananaw, ang Ninth Young Master, Yang Qingai, ay ang idolo at huwara ng maraming disipulo ng pamilya Yang. Matatalo kaya ng isang matandang lalaki na ang cultivation realm ay mas mababa kaysa sa kanya. Gayunpaman, ang Little Thor ay hindi nang ahas na pagdudahan ang mga salita nitong Elder Qin na nasa harapan niya. Si Elder Qin ay miyembro ng Elder Council of Yang Family. Siya ang tunay na mataas na antas ng paggawa ng desisyon ng pamilya Yang ng Langya. Hawak niya ang kapangyarihang magpasya sa buhay at kamatayan. Sa loob ng pamilya Yang, bagamat may ibang apelyido si Elder Qin, siya ay isang magiting na general ng patriarch ng dating dibisyon ng Yang Clan. Ang kanyang katayuan ay mas mataas pa kaysa sa maraming matatanda ng pamilya Yang. Higit pa rito, hindi maarok ang lakas ni Elder Qin sa martial daw. Nabalitaan na naabot na niya ang level ng heavenly ranking. Sa pagkakataong ito, bumaba siya ng bundok para hulihin si Alexander Yang. Si Elder Qin ang tunay na taong namamahala sa grupong ito ng mga tao, ang gumagawa ng desisyon. Kung ikukumpara kay Yang Qingai, at sa dakilang tiyuhin ng Imperial City na si Yang Xuanto, mas may autoridad siya. Isa itong miyembro ng Yang Family Elder Council na personal na inutusan ng Old Ladyship na ibaba ang bundok ng may utos. Pero, Elder Qin, hindi pa rin ako makapaniwala na matatalo ang Ninth Young Master sa ganoong matandang lalaki. Dahil lang sa tinuruan ni Alexander Yang ang matandang ito ng ilang galaw, ito ay masyadong walang katotohanan. Seryosong sabi ni Little Thor na hindi pa rin makapaniwala. Hey! Umiling si Elder Qin at ngumiti, malalaman lamang ng mga kabataan ang tunay na kahulugan kapag dumudugo ang kanilang mga ulo. Kung ganoon, malinaw mong makikita na ngayon ang magiging kasawian ng Ninth Young Master. Kung makayanan niya ito, tiyak na isi silang siyang muli sa hinaharap. Kung hindi niya kaya, tiyak na isi silang siyang muli. The future baka sira na ang martial arts. Elder Qin, dahil nakikita mong nasa panganib ang Ninth Young Master, bakit hindi mo siya iligtas? Tanong ni Elder Qin. Oo, Elder Qin, dapat ba natin siyang tulungan? Sa sandaling ito, ang mga mukha ng mga batang eksperto sa tabi ni Elder Qin ay nagbago ng husto, nag-aalala sa kaligtasan ni Yang Qingai. Umiling si Elder Qin. Malamig niyang sinabi, walang sino man ang pinapayagang tumulong. Ang ikasyam na Young Master, si Qingai, ay isang labis na mapagmataas na tao. Kung nagmamadali kang bumaba para tulungan siya, masisira lamang nito ang kanyang estado ng pag-iisip. Matigas na sinabi ni Elder Qin, ito ay isang patas at above board na labanan. Bukod dito, ito ay ang pakikitungo sa isang matandang lalaki na ang chi at dugo ay hamina at ang lakas ay mas mahina. Kung gusto pa rin ninyong lumaban ng sama-sama, hindi ba yun magpapatawa sa ating Yang Family?
Anong mukha mayroon kayo para sa Ninth Young Master? Bukod dito, ang misyon na ito ay hindi para tugisin ang ating mga kaaway. Hindi tayo maaaring gumamit ng anumang walang prinsipyong paraan. Ang layunin ng Old Ladyship ay makipag-ayos kay Alexander Yang at ibalik siya sa pamilya Yang. Let's talk about it further. Ang iilan sa inyo ay tutulong sa Ninth Young Master ngayon. In the future, hindi ba kayo natatakot na mahanap kayo ni Alexander Yang at ma-settle ang score sa inyo pagkatapos niyang bumalik sa Yang family? Habang nagsasalita siya, ang mga mata ni Elder Chin ay napuno ng karunungan habang sinusulyapan niya ang karamihan. Dahil sa sulyap na ito, biglang namulat ang lahat ng mga batang disipulo ng pamilya Yang. Bakas sa mukha nila ang takot. Tama, naihayag na ni Elder Chin ang katotohanan sa isang pangungusap. Walang ibang sinabi. Sa kabilang panig, ang labanan sa pagitan ni Nayang Chingay at Hu Kanghai ay umabot na sa kasukdulan nito. Nakaumbok ang mga ugat sa noo ni Yang Chingay. Siya ay ganap na nawala ng pasensya dahil kay Hu Kanghai, at siya ay lubhang naiinip. Ikaw na matanda, mamatay ka para sa akin. Biglang sumigaw si Yang Chingay. Nang humabol siya sa harap ng isang malaking puno, bigla niyang hinagis ang manggas at pinagpag ang mga dahon. Ang kanyang kamay ay matulin tulad ng kidlat, at siya ay pumitik ng 12-12 ng mga dahon na may swoosh. Niyanig nila ang hangin, at para silang maraming matatalim na nakatagong sandata na lumipad sa pamatay-patay. Ang paglipat na ito ay talagang umabot sa larangan ng lumilipad na mga bulaklak at namumulot ng mga dahon. Anumang random na dahon ay maaaring tumagal ng buhay ng isang tao sa loob ng 100 hakbang. Tumalikod si Hu Kanghai at mabilis na tumalon pabalik para umiwas. Ding! 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 Kinabol siya ng mga dahon. Para silang naghagis ng mga kutsilyong tumusok sa semento. Gumawa sila ng malutong na tunog. Binasag pa nila ang mga bitek sa lupa. Ang puwersa ay medyo nakakagulat. Sa pagmamadali, nagawang iwasan ni Hu Kanghai ang mga lumilipad na dahon, ngunit nahuli din siya ng mga ito. Ilang dahon ang lumipad sa kanya at pinunit ang mahahabang damit, nag-iwan ng malalalim na hiwa sa kanyang balat. Nag-spray ng dugo mula sa langit. Huminto din ang figure ni Hu Kanghai, medyo solemn na ang kanyang ekspresyon. Haha, old thing, wala ka ng galaw ngayon ha. Tere na kung saan ka pupunta. Kampante nang umiti si Yang Chingay at sumugod na may galit na galit sa kanyang mga mata. Sinamantala niya ang pagkakataon at itinaas ang kanyang kamay, hinampas ang kanyang palad. Isang dumadagandong na sound wave ang humampas sa hangin, na nagbabantang papatayin si Hu Kanghai sa isang hampas ng palad. Sa kritikal na sandali, sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi na muling umiwas si Hu Kanghai. Isang matalim na liwanag ang bumungad sa kanyang matandang mata. Bang! Biglang lumakas ang aura ni Hu Kanghai. Isang malakas na unos ang umiikot sa buong katawan niya. Tumalikod siya at hinampas ang palad niya kay Yang Chingay na umaatake sa kanya. Ang hampas ng palad na ito ay naging sanhi ng pag-ugong ng hangin at pagkulog. Lumakas ang hangin mula sa lupa. Ang lupa ay nahati sa 4 o 5 piraso, na nagpapataas ng malabong ulap ng alikabok. Ah! Napasigaw si Lin Chingay sa takot. Siya ay pinadala sa paglipad ng 12-12 ng metro ang layo tulad ng isang impas na bola. Bumangga siya sa semento na dingding ng ospital. Bumagsak ang pader at bumagsak siya ng husto sa lupa. Pulang-pula ang mukha ni Hu Kanghai at humihinga siya ng malalim. Parang ginamit niya lahat ng lakas niya. Paano ito posible? Ikaw, paano mo pinakawalan ang napakalakas na lakas ng loob? Ubo-ubo. Hindi makapaniwalang tumingin si Lin Chingay kay Hu Kanghai at bumulong sa sarili dahil sa gulat. Habang nagsasalita siya, saglit siyang umubo ng marahas. Sa sandaling ito, tinamaan siya ng palad sa dibdib. Isang misteryosong lakas sa loob ang bumuhos sa kanyang katawan. Ang kanyang buong katawan ay nasa estado ng kaguluhan.
Ang kanyang panloob na lakas ay tumatakbo sa kanyang buong katawan, na parabang ito ay isang circuit na naputol. Hindi siya makapagbigay ng anumang lakas. Alam ni Lin Xingai na nahuli siya ni Hu Kanghai. Isang nakamamatay na suntok ang halos napilayan siya. Ito ay isang katotohanan na hindi niya matanggap. Talagang nawala siya. Lin Xingai, natalo ka. Kutaw ka lang. Tumingin si Alexander Yang kay Yang Xingai at casual na sinabi. Hindi ako natalo. Paano ako matatalo? Naghisteryosong umungol si Lin Xingai. Ayaw niyang tanggapin ang katotohanan ito. Ayaw niyang lumuhad at yumuko kay Alexander Yang. Humph! Malamig na bamaantong hininga si Hu Kanghai at sumugod na may intensyong pumatay sa kanyang mga mata. Maliwanag, gusto niyang talunin ang nalulunod na aso at samantalahin ang sitwasyon para maging mabigat na kalaban ni Yang Xingai. Ikaw! How dare you do this? Si Lin Xingai ay sumigaw sa takot. Kalimutan mo na, malinaw na sinabi ni Alexander Yang, iligtas ang kanyang buhay. He is not a threat. There's no harm in keeping him alive. Nang marinig ang utos ni Alexander Yang, nakarating na siya sa harap ni Yang Xingai. Itinaas ni Hu Kanghai ang kanyang kamay at tumingin kay Yang Xingai nang may paghamak. Pagkatapos, binawi niya ang kanyang pag-atake. Namula ang mukha ni Lin Xingai nang marinig niya ang mapang-abusong mga salita ni Alexander Yang. Naramdaman niya ang hininga ng galit na dumadaloy sa kanyang lalamunan. Alexander Yang, you are going too far. You are simply looking down on everyone. I can, huwag mong tanggapin ito. Nakakabaliw ang ekspresyon ni Lin Xingai, at umungal siya na parang baliw. Huwalala, 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 huwalala. Hindi siya binugbog ni Hu Kanghai hanggang sa nagluwa siya ng dugo, ngunit ang mga salita ni Alexander Yang ay nagpagalit kay Yang Xingai kaya nagluwa siya ng dugo sa lugar. Sa sandaling ito, hindi lamang natalo si Yang Xingai, maging ang kanyang martial heart ay nadurog. Abangan! Ang susunod na kabanata!